Janine Gutierrez, walang planong mag-asawa. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Kahit 31-year-old na singer, actress, at celebrity endorser na si Janine Gutierrez, ay ayaw umano niyang mag-asawa ng maaga until she's in her mid-40s dahil may mga pangarap pa siya para sa kanyang pamilya at sa sarili na gusto niyang matupad. Ang kapwa niya, 44-year-old kapamilya actor na si Jericho Rosales, ang kanyang rumored boyfriend, although hanggang ngayon ayaw pa rin niyang lagyan ng label ang kanilang relasyon na mahigit 5 buwan na itong maliling sa kanya. Unang nagkalapit si Janine at Jericho dahil sa kanilang bagong serye na ipapalabas ngayong taong Dreamscape Entertainment sa Lavender Fields. Ang ina ni Janine na si Lotlot Tillion ay makakasarami din sa isang proyekto nila ni Janine, Jody at Jericho sa Lavender Fields, at magmula noon ay madalas nang magkita ang dalawa na magkasama, at kasama na rito ang Museum Date at Boxer at iba pa. What you see is what you get. Ito ang nakangiting pahayag ni Janine sa tuwing tatanungin siya tungkol sa relasyon nila ni Jericho Rosales. Gagraph photo ng kanya ilang entertainment writers na ginanap sa Papa Kim's Korean Bakery and Coffee Shop in Tomas Morato, Quezon City recently, na may kinalaman sa kanyang Lavender Fields movie with Jody Santa Maria at Jericho at Jolena Magdangal at marami pang iba. Magbubukas sa mga sinihan ngayong taon, si Janine Gutierrez ay gaganap bilang isang kontrabida upcoming teleserye ng Lavender Fields mula sa panalat ng Dreamscape Entertainment. Kung ang ina ni Janine na silotot ay nag-asawa when she was 18 years old lamang, pero nauwi sa hiwalayan. Gusto naman ng kapamilya singer-actress na kapag siya ay nag-aasawa ay magiging panghabang buhay na. 13 years old pa lang noon si Janine nang magkahiwalay ang kanyang parents, at mas bata pa ang kanyang mga younger siblings na sina Jessica, Diego at Cousin. At that time ay hindi pa ganoon ka ang kanilang pag-unawa sa sitwasyon. Pero sa kabila ng paghiwalay ng kanilang mga magulang ay hindi naman umano nagkulang ang mga ito sa kanilang obligasyon bilang parents to them kahit magkahiwalay. As they grew older ay doon lamang umano nila na uunawaan ang lahat. At sa kabilang banda, nanay ni Carlos Yolo sinising jowa ng anak, inalayo sa amin si Kaloy. Nagkabukingan na pasabog ang mga naging revelasyon ni Angelica Pocis Yolo, ang nanay ng Olympic gold medalist na si Carlos Yolo. Ibinandera ni Angelica sa publiko na ang sama na andaw ng loob nila ni Carlos ay dahil daw sa girlfriend nitong si Close San Jose. Ito ay matapos makatanggap ng kaliwat ka ng batikos si Angelica mula sa mga netizens dahil tila mas pinaburan pa nito ang mga nakalaban ng kanyang anak na nagaganap na ngayong Olympic Paris 2024. Sa halip daw kasi na si Carlos ang ipagmalaki nito, ay kabaliktaran ang nangyari. Niwala raw itong ipinost sa social media tungkol sa pagkikipaglaban ng kanyang anak sa Paris Olympics. Didma rin daw si Angelica nang magugi ng gold medal ang anak para sa floor exercises sa men's artistic gymnastic category. Kaya naman imbier na sa kanya ang mga supporters ni Carlos. Pero mukhang may pinanggagalingan din pala si Angelica kung bakit parang wala siyang pakialam sa laban at tagumpay ni Carlos. Ayon sa nanay, pinakabagong Olympic gold medalist ng Pilipinas ang dahilan daw ng hindi nila pagkakaintindihan ng anak ay ang jowa nitong si Chloe na sinadya raw ilayo si Kaloy sa kanyang pamilya. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Angelica, si Chloe raw ang nagbibigay ng tensyon sa kanilang pamilya. Ang naging myth sa ever since ay yung babae talaga, pahayag pa ni Angelica. Isa pang issue na inilatan ni Angelica ay ang tungkol sa dormitoryo ni Carlos sa Japan, kung saan daw dapat kasama nito ang kapatid na si Eljo at ang kanyang kasamahan sa kupunan habang sila'y nagsasanay. Ang naturang dormitoryo na pinunduhan umano ng Philippine Sports Commission ay ginagamit din daw ng jowa ni Carlos, kaya nabantip ang mga magulang ng atleta. Hindi raw pinayagan ni Chloe na magstay sa naturang dormitoryo, kaya tinawag pa niya itong outsider. Sa tingin niyo ba, papatulugin ko yung anak kong Eljo minor de edad kasama siya at yung babae? Ang punto ni Angelica aniya pa. Feeling nila ay sinadya na ni Chloe na ilayo sa kanila si Carlos. Okay lang din nung nagkita. Feeling ko ay nilalayo na sa amin si Kaloy. Samantala, mariin din niyang itinanggi ang chika na ninakaw nila ang pera ni Carlos. Pero totoong nagamit nila ang bahagi ng savings ng kanyang anak para sa pag-aayos ng kanilang bahay. Yung hindi aaray yung bulsa niya, ang sabi pa ni Angelica. Kasabay ng pagkumpirma na nagkim-kim daw ng galit ang iba pa niyang anak kay Carlos dahil sa kanilang pag-aaway. At sa kabilang balita naman, ina ni Carlos Yolo kinarma matapos suportahan ang Japan kaysa sa anak. Matapos makuha ng Pinoy gymnast na si Carlos Yolo ang gold medal sa Paris Olympics 2024,
Biglang naging usap-usapan sa social media ang kanyang ina na si Angelica. Paano ba naman kasi ay tila naging sampal sa kanya ang pagkapanalo ni Carlos? Matapos ibandera sa social media ang kanyang pagsuporta sa bansang Japan kaysa sa anak, magugunit ang unang nanalo ng gold medal ang Japanese gymnast na si Shinosuke Oka sa kategoryang men's all-round final habang si Carlos ay nagtapos lamang ng 12th place. Ang caption pa ni Angelica sa senior niyang balita noong August 1, Japan pa din talaga lakas. Tila binalika naman ng maraming netizens ang post na ito ng ina ni Carlos at inihayag ang kanilang pang-asar. Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento. Ayan, may fully furnished condo na si Caloy worth 24 million pesos plus may 10 million pesos pa from the Philippines government. Anong masasabi mo, mother dear? Haha, karma nga naman. Panalo na si Carlos tapos ngayon wala kang masabi. Grabe, may nanay pa talagang ganito. Just a reminder that your other son just bagged our country in second ever gold. Maybe you should say something about that. I know you're online kasi you're removing tags from all wishers congratulating you on your son's remarkable achievement. Care to explain? Sinerch namin kung ano ang issue sa pagitan ng mag-ina. At ang nakita naming chika ay tinakwil umano ni Angelica ang kanyang anak. Matapos malaman ng huli na nilustay ng kanyang pamilya ang naipon niyang pera bilang isang atleta. Trolele kaya ito. Bukas naman ang bandera sa pahayag ng dalawang pani upang mabigyang linaw ang kumakalat na issue. Samantala, bilang nagwagi ng gold medal si Carlos sa Olympics, siya ay makakatanggap ng 10 million ayon sa mandato ng Republika Act 10699 na nilagdaan ng 2015 plus bibigyan pa siya ng 3 million ng Kamari o House of Representatives bilang suporta sa nakamita tagumpay at magbibigay karangalan sa bansa. Bukod dyan ay magkakaroon na rin siya ng fully furnished 2-bedroom condo unit sa Mackinley Hills sa Taguig City na nagkakahalaga lang naman ng 24 million pesos na bigay naman ng property giant Mega World Corp. Kung matatandaan, ang unang nagwagi ng gold medal para sa bansa ay ang Pinay weightlifter na si Hedelyn Diaz na lumaban noon sa women's 55kg weightlifting category ng Tokyo Olympics 2021. At habang sa kabilang balita naman, Coco walang galit kay Ivana, sana hindi siya magsawang katrabaho ako. Mismo si Coco Martina ang nagpatunay na hindi totoong nagpasaway at uma-attitude si Ivana Alawi sa shooting ng FPG's Batang Quiapo. Sa katunayan, talagang ikinalangkot daw ng Teleserye King ang pagkawala ni Ivana sa kanilang Teleserye dahil alam niyang minahal na ng manunood ang kanilang tambalan. In fairness, nang wasak ng record ang episode ng serye kung saan pinatay ng karakter ni McCoy de Leon, si Ivana, nakapagtala lang naman ito ng all-time high na 635,636 concurrent viewers sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Naging hot topic at talagang na-headline pa ang chika na kaya raw pinatay na ang karakter. Na kaya daw pinatay ang karakter ni Ivana ay dahil uma-attitude ito at tila nila hindi nagustuhan ang kanyang attitude kaya pinabayaan na lang nila at pinapaalis sa FPG.